quotidiano. Same is translation. Now our Father, nakita po natin na give us this day our daily bread. Ano bang ibig sabihin ng daily bread? Give us this day our daily bread. Araw-araw na natin ay ibigay ng Diyos. Ibig sabihin, itong pagkain na ito ay isang pagkain pang-araw-araw. Hindi po ito isang pagkain na espesyal na minsan na natin kinakain. Ito po yung pagkain na araw-araw natin kinakain. Pang-araw-araw na pagkain. Hindi po tayo hihingin sa Diyos na lechon. Hindi kaya ay mag-stay. Ang hinihingi natin ay pagkain pang-araw-araw. Pagkain pang-araw-araw. Kaya di po ba kami na kung saan ay mapagpunin tayo natin na dalang-dalang ako kung sa ating mga kabataan. Ano nyo, maging mag-ingat tayo sa pananalita. Kasi sana po natin may parinig lalo-lalo sa mga magulang natin na kumisa na pagkarating tayo sa bahay at sabihin na ito, yan na naman ang ulam. Yan ba yung ulam natin? Kasi masakit yun, no? Masakit yun sa mga magulang na marunong na yan lang ang ulam natin. Kasi kapag tayo ay lumaki, kapag tayo ay tumanda, magkaroon ng trabaho, kapag kayo ay magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak, ay ma-realize nyo na yung parang pagkain na hinihain sa pagkainan. How ordinary it may be, kaya maaaring yan ay hindi lang yan ulam at saka kanin. Yan ay bawis, dugo, pagsusumika na hinihain ng mga magulang para mapagsaluhan ng buong pamilya. Kahit ko sabihin natin na pang-araw-araw na pagkain. Yan ay mula sa dugo at pawis at paghihirap ng mga magulang. Kaya po maging malamang ako, no? Kasi yung mga makasabi na sabi na, yan ang ulam natin. Bahagi rin naman kung sa may magunawa natin, lalo-lalo na, yung ibinibigay ko sa akin ng buong ikawat, ang pagkain na galing sa langit. Ganun din ako. Ganun din po yung pagkain na galing sa langit. Ang inihangad po sa akin ng ating Panginoon sa Kristo. Isang ordinaryo ng pagkain. Unleavened bread. Ayaw ko kasi hindi tayo na buhay sa bread. Kung sa tawagin po natin, itong unleavened bread, tinapay na walang limadura. Katulad mo ng hostia, manipis lang po, no? Pero kapag yun yung pinakapalan, ganun pa rin yung walang limadura. Para po sa mga Hudyo, yan pa'y ordinaryo ng pagkain. Yan ay pang-araw-araw na ng pagkain. So, ang dinudulo ko sa atin ng buong may kapag, ay makita po natin, pagkain na mula sa trigo, nagpapang ng mga kamay at hinihandog para po sa ating buhay kung saan ang makita po natin. Kaya po kapag inialay po yan sa banal ng pagdiriw ng misa, nung pagkatapos ng consagration, ay tinapay pa rin yan. Amoy tinapay. Lasang tinapay. Pero alam po natin, hindi na yan tinapay. Kaya ang tawag natin ay transubstantiation. Ang tinapay ay naging katawan ng Jesus.
ay naiiligod ng ating Panginoon sa Kristo, amoy na anak pa rin niya na mula sa labas. Amoy na kung sa ay alak at nasa alak pa rin niya. Pero alam natin, hindi niya yan hinapay at alak, kundi katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang katahilanan ng kanyang pagpapakihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay na ipinabahagi niya sa atin para ano? Magbigay ng lakas. Bahagi yung ano sa aming pinalaman sa atin ng pokoy kapag yung patuloy niyang ako na ibigay sa bawat sa atin. Kain niyo ito bilang pagkain na ibigay buhay. Sa kalimitan na ako ngayon, kalimitan na sinasabi ng mga kabataan, walang forever. And may forever kay Kristo. Siya ang forever. Ano kailangan natin? Kinakailangan natin tanggapin natin ang pinapay na nagbibigay buhay. Kinakailangan natin na makiisa sa banal na pakihati ng banal na pagdiribong ng isa. Maaaring sa iba ay ito ay isang kapiras ng pinapay. Pero hindi. Ito'y ordinaryong pagkain na mula sa tawis, sa buhay at dugo ng ating Panginoon sa Kristo na ipinagkakaloob sa atin para magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya naman ang hamang ako sa amin, pinapaalala ko sa amin, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mapangyarihan sa lahat na may gawa ng mga itagupa. Sumasampalataya ako sa Kristo ay sa Amang Diyos, Panginoon natin lahat, at katawang tao sa mga dalang ng Espiritu Santo. Ibinanganapin sa pagkakalili, ibinanganapin sa ako sa Diyos. Ang mga ito ang mga ito sa ating Diyos.
sa Diyos Ama. Manalangin tayo kagaya ng buong pag-iwala. Panginoon, maging lakas ka nawa amin. Panginoon, maging lakas ka nawa sa amin. Nawa ang bawat Eukaristiya ay magsilbing guro at mukha ng buhay para sa simbahan at sa bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, upang mayayin ay siya naman kumanap
ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalan ng God. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Terasa namin sa Panginoon. Ay, mga Lord, sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Inapin mo yung simbahang nalalim sa buong Diyos. Pusin mo kami sa pag-ibig kay Saint Francis ni Bonaventura at ang dalang kapalian. Alalaan mo rin ang mga kapatid namin na yung tayo na may pag-asa at sila yung mga pagkukuhay kayo hindi na lahat ng mga kumana. Bawa lang sila patuloy yung sa iyong kaliwalagan. Bawa lang ang kapatid ng lahat ng mga sarap sa iyong buhay ng mga bukas. Kaysa na mahal na Virgen Maria din ng Diyos. Kaysa na mga apostol na lahat ng kapalala ng mga ay dito sa bibig ng kaliwalagod sa iyo. Makipag-iwag naman namin ang pagpapuloy sa kalalaman na. Sa mga pagiging ay manamahalin ng Panginoon, Yesu Kristo. Sa pagpapagitan ni Kristo, pasama na sa kanyang araw ka naman ang buhay sa iyo. Diyos at ang kapagpapagitan, pasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang marang.
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawawalan ang kamahinaan niya sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako maraming nabang patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako.
parian ang pusong tumibong tulad ng puso ni Kristo sa mga religyoso at religyosa. Ang tunay na kapalakan sa pagsusubuhay ng tunay na diwa ng mabuting balita at sa mga layo. Lakas maging kasi ng mundo at liwanag ng sanlibutan. Biyaya mo ang lahat ng tao na magunawa at magkatag sa panindigan na itatanggol ng kultura ng buhay. Sa kapangyarihan ng Ekaristiya, biyaya mo kami ng lakas ng kalooban upang makasulong ang aming kinabukasan habang aming pinamimik. Layaan at natutuhan ang mga aral na nakaraan. Kasama ng Ina ng Diyos, pag-ilusin mo kami sa kayang sumiwa ng katuruan ni Jesus tungkol sa pagpapala. Upang maipagbahagi namin ang iba, kagalakan sa lahat ng mga banal. Amen. Sa Pablo, ang imitan niyo, patroon ng gabay ng diocese ng San Pablo. Panalangin ko kami. Ama namin mapagmahal, ang may binabaw namin sa ngayon, na banal ay ang tulad na wasa at kaligtasan. Magdaral sa amin sa tingin ng iyong katapatan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawala ng mga tayo. Amen. Yung po, abil ang bagay na ating maghahanda sa sa homeless. So, kung sino po yung may panahon ay mag-ibagunahin lang po ano, kay sa ating social concern kay Sister Barayuga na kasi kinakailangan kasi yung pistahan. Yung po yung umaga at hapon mula ito pa hanggang alas 5 ng hapon. So, kasama ko yung iba't ibang mga parokya ng San Pedro. So, doon po gagawin sa astuto. Kami na kailangan ko yung pahala sapagkat ang sudad na binigay sa akin ay 40. So, kung sino po sa inyo ang pwede na makatalong ay makipag-unayin lamang ako ano, kay Sister Parayuga o hindi nga kay Sister Laguna o kay Brother yung po aking kay Doktor o ating Vice President ng St. Martin de Porres Risk Reduction Group. So, para po sa maayos na pag-ipag-unayan. Muli po, maraming salamat sa ipag-uwi ng pag-suporta sa aking mga programa ng mga kuryente. So, siguro din po ay kinakailangan natin isama na tinutiyo natin palitan yung aming ilaw na LED. So, ito po isang bahagi rin yung ako sa akin, iayos natin kasi para po mas maniwala kapag ang ginamit natin ay solar power. Medyo okay na yung solar power kasi ginamit na natin kami na sa isa sa pagayon. So, may inyo ang